Eto po, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano po ako mag-renewal ng aking OWA membership. Dahil po sa tulong ng OWA apps, andyan lang po yan sa Play Store. Ida-download lang po natin. Then, meron po dyang mga procedure kung paano po ang ating pag-fill up at pag-renew. At atin po yan tutunghayan ngayon sa aking nagawang content ngayon. Samahan niyo po ako. See you! Ayan. Mula po sa cellphone, kung wala pa po tayong account, mag-login lang po tayo. Then, sign up here. Ipipill up lang po natin ang email address, then last name, then first name, middle name, tsaka po kung meron po tayong extension name. Kung wala naman po, okay lang po yan. Huwag nyo na pong lagyan. Next, yung birthday, ayan. Easy-easy na lang po yan. Pag ganyan po, kung ano po yung birthday nyo. Then, importante po yung contact number nyo kung asan kayong bansa. Kung asan po kayong lugar, yun po yung gagamitin nyo na contact number nyo. Then, ire-register nyo na po. Yan. Kung kayo naman po, kapag naka-register na po, kailangan nyo pong mag-open ng account between ang oras po ay office hours sa Pilipinas. Tulad ko po, nasa Saudi ako. So, nag-register po ako between alas 4 ng madaling araw, which is 9 o'clock a.m. in the Philippines. Then, hanggang 5 p.m. hanggang 12 ng tanghali dito sa Pilipinas. Saka pa ako nag-register, then pagka-register ko po, meron na po agad akong natanggap na username at saka password doon sa email ko, sa Gmail. Yun po. Tapos yun po yung gagamitin mo sa pag-login. Ayan, meron na po akong naano dyan. Ayan, then pagka-start na po nyan, maglalag-in na po tayo. Kapag nakalag-in na, yan na po yung lalabas. Yan, inactive. So, kapag inactive na po, iset na po natin kung ready na po tayong mag-renew ng membership fee. Okay? Alright. Next step. Alala po ha, 3 days po ang palugit para po mabayaran natin ang renew membership. Now, kapag meron na po tayong ready na pambayad, yan, I accept, i-renew membership na po, then fill out the form below and submit, yan, yung pong employer kailangan po, tapos contract duration, tapos yung position nyo po, kung ano po yung trabaho nyo, ilalagay din po dyan para po sa data information, yan. Importante po na yung kilala nyo kung sino po ang employer nyo. Siyempre po, ilalagay po yan sa need na option na hinihingi ng OWA. Mobile app application. Lahat po ng fill in the blank ay atin pong susulatan lahat ng information. Then ngayon po, ayan na po yung transaction details. Kung saan tayo magbabayad. Then, iselect nyo lang po. Kung gusto nyo po, ang pinili ko po is cash payment. Yan. Cash payment po. Nagtry din po ako ng Land Bank o F Bank ATM card. Para po makita ko lang kung ano po yung option. Yan po pala. Pag payment option is Land Bank, need niya ng Land Bank o F Bank account number. So, hindi ko po alam kung ano pa po yung number. So, kaya nagpalit po ako ng cash payment. Then, proceed. Payment summary. Ayan na po yung cash payment. 1,230 pesos ang transaction fee. So, submit. Isasubmit na po natin. Yan. Lagi po natin i-check ang lahat ng info. Then, submit. Yan na po ang lumabas, si MIEG PH Payment Gateway. So, ang pinili ko po na meron akong mauutusan sa Pilipinas ay Cebuana.
Ayan po yung mga option. Pwede po sa Easy Pay, 7-Eleven, LBC, pero pinili ko po ay Cebuana. Then, disclaimer, payment details. Ayan na po. Lahat po yan. Then, atin lang po siyang ipro-proceed. Yan, ipro-proceed lang po natin. Kinuha na ko po ng screenshot para po meron akong record. Yan, proceed. Proceed na po natin. Naghanap, yan, naghanap lang po ako ng signal. Redirecting yan. Okay. Pagka-proceed na po, ayan na po yung details ng MEG payment. Yan. Makikita naman po natin sa email. Sa email sending po nila kung ano po yung mga kailangang isulat sa papel kapag magbabayad na. So, nag-send po sila ng email sa aking email address. Yun lang po. Ito na po yung marireceive nyo na email. At andyan po yung expiration date. Kailangan nating mabayaran ang expiration date sa 18. Nag-file ako ay 15. Make sure na ang reference number at account number na ma-fill upan natin ay okay at gayon din ang full name. At huwag kakalimutan na maglagay sa pagpunta natin ng Cebuana o kahit anong man center remittance ang contact number. Yan, ang bilin. Ang ginawa ko, sabi ko sa kapatid ko, yung contact number niya ang ilalagay niya. Ayan po. Gumawa na po ng paraan ang ating mga government para po magkaroon tayo ng easy way kung paano marirenew ang ating membership ng OWA. At lalo po sa mga katulad ko na matagal na hindi pa mabigyan ng pagkakataon para makauwi, so kailangan mo pa rin na ipagpatuloy ang membership. Membership ng ng isang OWA. Kasi ano, wala isa yung insurance na masasabi na ano't ano man ang mangyari sa atin, kahit papaano may aasahan ang pamilya natin, 'di ba? Sa halagang 1,200, meron na, hindi man ilayo naman, 'wag naman sana mangyari kasi talagang gusto ko pang magtrabaho, no? At saka sarap mabuhay, 'di ba? Sarap mabuhay. So, maliit na halaga lang yan, yung 1,200, kung ang iisipin mo naman ay kinabukasan ng ating bawat pamilya. Diba nga, kaya nga tayo nagtatrabaho para sa kanila. Kaya, security na rin natin yan. Kaya kayo, hinihikayat ko din na i-renew ninyo ang membership ng OWA para sa seguridad ng ating mga pamilya. At meron pa rin namang mga benefits yan kung sakali mang gusto mo na mag-for good at umuwi. O diba, pwede ka rin na mabigyan ng programa ng OWA kung papatunayan na validity ang membership mo sa kanila. At dahil ikaw ay matagal ng OFW, diba ka? At isa pa, tulad ko, wala rin akong PhilHealth. Hindi ko rin alam kung papaano na magkaroon nun, siguro pag uwi ko na lang, saka ko asikasuhin. At isa yan masasabing responsable kang bilang Pinoy, bilang Pinoy, responsable ka sa mga ganyang hakbang ng gobyerno. Nakikiisa ka sa kanila. Ako may SSS pa nga ako eh, kaya lang di ko rin alam kung paano ko babayaran. Kailangan daw i-update. So siguro pag uwi ko na lang din. Kasi sabi nga, once na OFW ka, hahanap-hanapin mo ang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya lahat maging responsable tayo kung ano man ang kinakailangan para sa atin din yon. At makiisa tayo sa mga pangangailangan ng gobyerno. Diba ga? Maliit na halaga lang yan, 1,200, kumpara naman sa 2 taon na security na maibibigay sa'yo ng serbisyo. At marami na yung matutulungan, hindi lang mga kapwa natin OFW, lalo na mga distress. Makakatulong din yan sa kanila.
O yun lamang po at marami pong salamat. Hinihikayat ko na kayo kaya kayo po ay magbayad na online. As in easy way. Mag-register sa OWA Apps at marami pong salamat. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.